Samantala, kinalampag ng nangyaring sunog sa Amazon Forest ang buong mundo kung saan marami ang nagbuhos ng emosyon at opinyon. At ngayong taon, kasabay ng pagdiriwang ng Amazon Day, nagsagawa ng kilos protesta sa Paris, France na layong ipanawagan na itigil na ang mga illegal na gawain sa Amazon Forest na itinuturing din bilang the lungs of the earth. May ulat si Dick Villanueva. Hindi lang mga taga-Brazil, maging ang Bolivia, Colombia at Venezuela ay nagsama-sama sa isang adikain sa paggunita ng Amazon Day. Nagtipon-tipon sila sa Place de la Republic sa Paris, bata man o matanda ay may bitbit na placard na nagsasaad ng kanilang saloobin sa nangyayaring pagkasunog sa mga Amazonian forest sa kanilang bansa. Dahilan para kundinahin ang pamumulitika ng kanilang bansa tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Ang ilan sa kanila ay dinaan sa pagkanta ng mga Amazon tribal song sa harap ng publiko at umaasa sila na matigil na ang hindi makataong nangyayaring pagkasira ng malawak na 6.7 million square kilometers at 5 million ang nasasakupan na kagubatan. Ayon sa mga rallyista, unti-unti nang nasisira ang kagubatan ng Amazon dahil sa mga illegal na gawain tulad ng pagmimina, logging at mga proyektong infrastruktura. The manifestation today, we are in a Republic place in Paris and in the World Day of the Amazonia. So today we made a protest because of all the ultimate events that occurs in Brazil, in Bolivia, in Colombia, in all the countries that have the Amazonia that have burnt. So today we decide to be reunited, Bolivians, Brazilian, Venezuelan, Colombian people, to protest against the bad politics of all these governments. Ang Amazon Day ay itinatag noong 1850 sabay sa paglikha ng Province of Amazonas. Mula rito sa Place de la Republic sa Paris, Dick Villanueva para sa Bayan. At sumayin niyo ang panglinggong edisyon ng Ulat Bayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga napapanahong balita at impormasyon. Ako po si Cesar Soriano kasama si Juliet Carangian. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang Ulat Bayan.